Ayan, libot-libot lang. Tutan nandito na rin lang naman. Hello guys! Dito po pala kami ngayon na anak ko sa Tutuban Mall. Dito lang po yan sa Divisoria, Maynila. Kasi nga po maghanap kami ng uniform para sa kanyang bagong trabaho. At ito na nga po ang Tutuban Mall. Ito yung loob ng Tutuban Mall. May kalakihan din ang mall na ito. Dito sa mall na ito, ayan, katulad yan. Maraming tindahan dito. Pwede ka talagang makapamili ng mga damit na kailangan mo. Meron ditong pantalo lang mga tinitinda. Meron lang din dito na mga branded. Ayan, talaga lahat halos nandito na rin sa Tutuban Mall. At kung mapapansin nyo, maluwag ang lugar na to. Paano kasi wala nang mamimili dahil weekdays ngayon? Siguro pag araw ng Linggo, maraming tao dito. Nalipot na pala namin ang buong first floor ng mall na ito, pero wala kaming makita na uniform na kailangan ng anak ko. Kaya, napag-isipan na lang namin na may tanawin kaming isang nagtitinda rito. Baka sakaling lapit kami kung saan ba namin makikita yung hinahanap namin. Ayan, may natanungan na nga yung anak ko. Pinapakita niya sa tindero yung picture ng uniform na kailangan niya para sa kanyang bagong trabaho. Ang sabi ng tindero, tignan daw namin or itry daw namin magtanong sa third floor ng mall na ito. Baka daw sakali meron doon. O diba, ang bait din ni tindero. Shout out sa'yo. Sabi, sa third floor daw namin hanapin, itry. Pero wala naman kami makitang hagdan. Sa sobrang lawak ng mall na ito, parang naligaw ata kami. Hindi namin nakita yung hagdan o yung escalator man lang. Para makarating na kami sa third floor at malaman namin kung saan ba talaga kami pwedeng bumili ng uniform na hinahanap ng anak ko. Dito na kami ngayon sa third floor. Dito pala makikita yung mga nagtitinda ng mga gown, mga wedding dress, mga barong, kimono, kimona. Yan, dito lang pala yan makikita sa third floor ng Tutuban Mall. Dito, pwede rin daw magpatahi ng gown depende sa gusto mo na ipatahi. Ikot kami rin ng ikot dito sa third floor. Nagtanong din kami. May nakita nga kami ng hinahanap namin na kailangan ng anak ko sa trabaho. Pero, medyo pricey. Hindi kaya ng anak ko, kaya back out kami. Ngayon, ginawa na lang namin. Ikot-ikot na lang dito sa third floor. Kasi nagagandahan akong tingnan yung mga gown. Mga ginagamit sa mga pang-debut. Ayan. Maganda rin talaga dito. Marami kang makikita. Ayan. Ikot-ikot lang din. Tingin-tingin sa mga tindahan dito. May mga gown din na para sa bata, yung mga magsasagala. Mga gown ng mga batang aaten sa kung ano man ang ano, mga pa-birthday, ganun. Ayan. Mga pagsagala, pwede rin dito. Ang gaganda na mga gown. Ayan, Pilipiniana. Hindi ba guys, ang ganda. Ayan, libot-libot lang. Tutan nandito na rin lang naman sa Tutuban. E di, halabira. Ikot-ikot lang. Parang Sara Heronimo lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. O di ba guys? O yun ang ganda lang gaw, no? Ayan, yung mga barong.
Ang tindahan naman na ito ay panay wedding dress lang. Ayan guys, oh, mga klase-klaseng wedding dress. Wala kaming nakita na medyo mura-mura dito sa Tutuban Mall, kaya nagpasya na lang kami na magpunta sa Dragon 8 Mall, baka sakali doon may makita kaming mas mura. At dito na nga kami nakakita ng uniform na kailangan namin ng anak ko sa stall na ito. Banda ito sa may second floor ng Dragon 8 Mall, sa bilihan din ng mga gown. Ayan, kung makikita nyo, mga gown din ang tinda niya. May mga necktie din dito. Ayan yung necktie. May polo shirt. Ayan. Yung nasa mannequin, yan ang kailangan ng anak ko, yung best na yan. Pero kulay maroon yung hanap namin. Ayan na nga guys, o sinusukat na ng anak ko. Ayan, marami siyang mga tinda rito. Hindi lang mga gown. At ayun na nga, sa part naman na ito, habang nagsusukat yung anak ko sa may salamin, ay nakikipagtawara na rin ako. Baka sakaling mabigyan tayo ng discount kahit konti. Pero sa totoo lang, ang best na yan sa Tutuban ay nasa 800 ang price. Kasi maganda naman ang tela noon. Pero dito ay nakuha lang namin ng... Ang presyo niya ay 450, pero nakuha lang namin siya ng 380. OG ba? Ang laki ng na-discount namin. Ayan na nga, nabili na namin yung kailangan niya na uniform. Kompleto na yan. Isang set na yan ang uniform niya. Talagang kompleto na siya. Dito naman sa third floor, ang mga fast food. Kumain muna kami. Hi guys! Commercial love, kung bago ka pa lang sa channel ko, please, pa-subscribe naman, paki-like and share mo na rin ang video na ito. Salamat! Ayan, after nga namin kumain, ay nagpunta naman kami dito sa 168 Mall. At ito nga, binabaybay namin ang footbridge. Pupunta kami sa 168 Mall kasi maghanap naman kami ng jacket na para sa akin. Baka dito, makuha lang namin ng 150 hanggang 200 yung jacket. Kuripot lang ang peg. Hindi naman. Wais ma'am lang to. Dito na nga kami sa loob ng 168 Mall. Ayan. Nag-ikot-ikot na rin kami dyan, pero wala kaming makitang jacket. Panay mga laruan lang at kung ano-ano pa, mga ibang mga damit. Kaya, makikita na lang kami ng anak ko sa second floor. Ito na yung second floor ng mall. May kalakihan din, pero mas maraming nagtitinda rito. Ayan, libot-libot kami dyan. Ay, nga pala guys, nakabili na ako ng jacket, hindi lang na videohan. At dito na nga, palabas na nga kami dyan. May nataypan sana akong damit na dress, kaya lang kulang na yung pera ko. Kaya napagpasyahan na lang namin ang anak ko na umuwi na lang. Ayan nga guys, papalabas na sana kami ng mall dyan, pero may nadaan ang kaming massage chair. Sabi ko sa anak ko, itry namin. At ito nga, 50 pesos for 15 minutes. Mahaba-haba na rin yun. At ito na nga, nare-relax na ata yung anak ko. Nakaitlip na. Paano minamasahe yung likod niya dyan, pati yung ulo. Ayan, nakikita nyo, oh. Umaangat, bumababa yung ulo. Paano minamasahe din pati yung ulo. Hindi lang yung likod at tita. At ito naman yung monitor. Yung kulay-kulay na nagbiblik. Ayan yung nagmamasahe. Sa hita mo, sa likod at sa ulo. At ito na nga pala guys, yung nabili namin na uniform ng anak ko, at ito naman yung jacket na para sa akin. Hanggang dito na lang guys, salamat!